pakilala, how are you? Ah, tama, tama. Eto, papakilala din si Seika with his Valentina. Ako kopyahin niya, Heart Guard. Heart Guard, tapos Hayabusa. Oh, ayan na naman tayo, Hayala. Anjebusa? Ayan, si Anjebusa. Kasi Hayajela. Pero Valentina eh, doon tayo sa Tina. Sa Valentina. So, Hayatina. Hayatina, ayan. Kasi pangit yung Balimbusa. Oo, hindi demure, hindi tama. Cute si pakinggan. Pero syempre, ang mas cute si pakinggan or basahin sa comment section ay kapag pinakita nyo yung suporta nyo sa ating mga team. Tama. Dahil i-comment nyo lang. Ngayon ay bawat series win. Ayan na, linahin ko. Series win, 10 puntos po equivalent. And they need all your support, cheerman yan, or prediction. So kung sino nga ba magtatagumpay dito para sa matchup na ito? Is it going to be RG Sia or Smart Omega Neos? Hayabusa versus Ling, medyo classic na matchup. Nauna si Kuya H2 sa pagkuha ng first buff at didiretso na rin niya sa kanyang purple buff, tapos pa red buff naman itong si Loisa. Actually, nagiging trend for MPL, kahit naka-assassin lineup, hindi ganun kabilis yung facing. Hindi. Diba parang nag-checking the waters muna yung mga assassins eh. Kahit kanina, di ba yung first turtle, around 4 to 5 minutes yung sa previous matchup natin. So, definitely, kahit assassin, hindi dapat more on kill din yung pinofocus, more on the macro din. Pero ang focus din, syempre, ng ating mga viewers is kung supporter ka ng RG Sia, comment yung si hashtag RSGX all the way or hashtag RG Sia at ito na yung hashtag take 2. Will they take 2 wins for game win dito sa Smart Omega? Pero kung Smart Omega naman ang iyong sinusupon, or comment using the hashtag SmartOMGN and hashtag Bagong Barangay Omega. Okay, mid lane Terizla and Aroma Angela. Nakikita natin H2O with Ugi Shadow. Kill against Loisa, 1v1. Low on HP, pero walang nangyari. Atrasan lang. Kung may retry doon sa H2, baka eh. Kakaano pa lang po, CD. Pero si mas natingin nyo mananalo bukod sa jungle matchup. Is it going to be RG Sia or Smart Omega Neos? Ayun yung mga nakakatakot na pagpasok ng Hayabusa na maari nating maasahan na pondo agad ng Smart Omega. The early bird eh. The early ninja. Okay, the ninja way. Ayun ang gustong gawin ni Kuya H2 at minamadalingan niya. Yeah, technically, hindi tayo sanay sa ganito kasi ang nagmamadali sa Smart Omega Neo, si Tito Doc. Oo, si diba? Hindi na Kuya Doc ha. Si Tito Doc na alam niya na yon. At si Tito Doc ngayon, mamaya pa yung mga pagmamadali na with the Glorious Pathway, di ba yung mga paglatag-latag niya dyan. Nag-interchange sila ng hero ni Dan na ngayon actually will be using the idiot na nga lang din. So more on, mamaya pa tayo makakita kapag kapumosisyon na rin dito. It might wait for Loisa dito para Smart Omega Neos bago nila ilabas yung secret weapon nila sa H2 na busy to sa may bandang likod, ha? Pares naman silang perfect buff. Nagka-flickeran mula kay Dan pero walang mahuhuli. Ken is still holding on to the turtle. Nagkakapwestuhan lang yung dalawang assassins. Wala pa. Hindi, meron. Naka-purple buff din itong si Loisa. Naka-orange buff din. Oo. Pati si H2. Wala pa nangyayari. Tito Dokmen papasok, nakita niya si Zay, nandun naman si Ken, minasahe si Tito Dokmen! Ay, sinalubog! May penalty zone! Nagka-aplikiran, nagka-alisan, Ugi Shadow Kill, tapos may Heart Guard nga lang para iligtas si Zay, pero papasok ng muling si Dan, onward Earth Shatter play, pero because of the sustain, because of the heals, because of the blades, Dokmen will fall down at hindi pa tapos dahil low on HP si Dan, pero hahabol pa rin si second H2O, susubok na kumuha pwede, ng Ken, pwede another to. Shadow, one shadow in, kukunin si Ken, one shadow out, tapos atras. Grabe no, ilang rounds ng boxing yung nakita natin. Ang dami. Tig-isa lang yung naging palitan doon. Pero yung turtle ay buhay pa rin naman. Tama. So far, pero pinaka masasabi ko doon na medyo may kalamangan na nga lang din is no one as of now. Kasi pantay eh. Pantay po. Yung mga nakuha nila kahit papano ay medyo malaking dagok yon, especially yung rotation na medyo nahihinder. Tama. Pero kasi yung turtle wala pong nakuha. So definitely, it's still an all here para sa ating mapa. Hindi rin naman nagkakalain net worth. And sa ngayon, ay makikita rin naman natin yung parehong junglers natin. Kailangan muna lang kunin yung mga orange-purple nila bago sila sumabak. Tsaka, tira mo, 4 minutes na. Supposed to be pangalawang turtle na eh. Eh, na. Eh, wala pa! Ito yung trend eh. Simula kanina kaso, Wes. Nagkabigayan doon. Si Venta kasi Wes. Nagka-aplikiran. May guard. Ayoko dyan. Pero sila yung sa mga karetry nung unang turtle as of the moment.
4 minutes and 20 seconds. Yun. Okay, tandaan nyo yan. Dahil ito yung mga record natin sa longest first turtle take. Tama din naman. Okay, pero RGC yun ganyan. Okay lang. At least sa dulo ay nakuha pa rin naman. Better late than never. Akala ko sorry eh. Oo, better late than never na lang. Better yung sorry, late than never. Hindi nila kailangan mag-sorry, hindi nila kailangan tumawad ngayon. Tama, tama naman. Diba? Pero eto, dapat wala kang patawad. Oy, oy! Si Kaka, oh. Oy! Nagkakaroon ng bigayan doon sa bottom lane si Dan ay kamuntik-muntikan. Nagamit na rin yung curtain call. Pero wala pa namang nangyayaring masyadong aksyon at nagkakaanohan lang. Nagkakaambahan lang. Dalawang kupunan, ginamit ni Seika. Hawak niya yung penalty zone. Pero hindi pa naman niya ginagamit. Nandun sa bottom lane na naman ang aksyon. Si Q-Rim at si Ken. Duo sila at ang katapat ay si, ano naman, si Dan at si H2O. Pero taga lang, top lane. Loisa ay sumusubo, kumikot. Pero wala pa ding nangyayari. 1-1 pa rin yung score! Grabe si Seika. Si Seika lang hindi nahitignan ko. Ganun siya katapang. And also, yun naman talaga dapat yung level of aggressiveness mo pag nakabalatina ka. You have the dashes, you have the damage. And of course, may flicker naman siya if ever man. Oh. Kung mag-all-in sa kanya, penalty zone lang din naman. Saka diba? Mapapabuti. And as of now, hindi muna siya yung tamang tao kung ikaw ang RCCA na puruhan. Oh. Kasi baka mamaya may umaali-aligid na H2O. Kahit isa lang yung mahuli dyan, magpe-piesta dun yung Mugi Shadow Kill eh. Ayaw nga, piesta, diba? Barangay. Barangay. Oh, eh, so, ayan na. Kahit sa barangay, pag nag-piesta, hindi mo na kailangan imbitahin. Oh. Automatic na eh. Pag nakita mo, nakasabit na yung mga banderitas, abangan mo na lang kung kailan tutugtog yung musiko. Kaya kailangan dito, nakaantabay ka. Kasi mamaya, yung pag-ikot nyo, magbunga ng isang magandang handaan. Pero handa naman dito, si Doc Mena. Dito na nga si Jan. Naipaangat. Napanakap ulit. Primal Heart gagamitin ni Dan. May Heart Guard na gagamitin. Si Zay is low on HP. Pero mukhang si Ken ay tuloy pa rin sa pagmamasahe sa mga members ng Smart Mega Neos. Kaso nga lang sa dito yung nabalibag pabalik. Nandiyan na rin sa Manjuez para magbigay ng damage. Pero dun sa baba, may nangyayari. 1v1 na naman yung jungle. And Loisa at si H2 nag-decide sila na, pre, tama na muna. Grabe yung andan, tumugtog yung music ko eh. Nung dumating si Dan, darandandan. Okay, tumugtog. Ayun yung music ko na inaantay nila. And definitely for Smart Omega Neos ngayon, it's going to be a free turtle dahil malayo-layo sa vicinity dito si pareng Loisa. Oo, nasa kabilang barangay. Nasa kabilang barangay. Dumatayo pa. Dumatayo pa, naghahanap pa ng spaghetti. At ng Shanghai. Hindi pala pag mga piyesta, gusto ko dun yung sinaing na tilapia. Ako gusto ko yung mga menudo. Ayan, yung mga menudo. Oo, pero yung men. Bopis. Ayan, mga famous caldereta. Yan. Pero mamaya, parang hindi muna yon yung mga pwedeng ulamin kapag ikaw ang Smart Omega Neos. Oo. Mga pwede mong ulamin dito, ayan. Mga hinuling Q-Rim. Yan. Hinuling. Mga Loisa na kukunin bigla dito with a tusok. Pinaupong Loisa, yung mga ganon. Pero syempre, ayon sa hula na madla ni John Noel Vlog, tingin ko, Smart Omega Neos to, 2-0. Tingin niya yon. Oh, pero kasi, yung ibang mga viewers dyan, may iba din tingin. Kaya mag-comment na kayo kung ano yung tingin nyo para makita din naman namin. Pero ito ang titingnan muna ni Doc Men. Yan. Tingin ha. Okay. May umaambang Q-Rim sa likod. Parang libre yata, pero may nararamdaman ako. May enemy missing na ven dun sa may bandang taas. Alam mo, walang nangyayari. Gusto ko pati yung paglakan, piniplay by play na. Lalakan sila papunta top lane. Papasok sa H2O. May mga shadows. Pasok nga lang, nasaktan siya. Si Venom mawawala din naman. Makakakuha shadow out ba? Ito si H2O. Pero nilatag yung Zaman Force. Pero sa zone na kinopi ni Seika. Pero ngayon, dire-diretso ang barangay at atras ang Siya. Pero ang sakit pa rin ng mga damage na binibigay ni Zay. Dahil nga naman, Terizla din siya. Pero may nag-aabang na H2O siya masyado. Susubok ba? Pero mukhang hindi niya itutuloy. Disiplina ang call, pero nakita niya si Loisa, babatiin lang niya, happy fiesta, pero may Tempest of Blaze na gagamitin, wala nang Ugi Shadow Kill na gagamitin si H2O, kaya wala nang palag, pero ngayon ay makaka-atras, Ugi Shadow Kill, wala, kaya Quad Shadow out na lang. Grabe, for Smart Omega Neos si Docman, yung isa sa napitas doon, pero for RGC, ito yung maganda, hindi sila basta-basta nagpapa-aura, diba, katulad nga ng sinabi doon. Ni Qwerty, pero medyo nakakakaba yung mga ganong take. Oo. Ni Dan, ano? Pero linawin lang pala natin, in terms of role,
ang original post for mid-laner si Zay. So yung Terisla, kung i-assume natin in paper, is actually a mid-Terisla. Oh, may farm. Tapos, ano pa rin po ito? Somewhat roam na Angela. Pero kanina kasi, napipilitan din siya rumotate. So parang dual purpose para sa kanina ni Kyurem yung ganitong klase na trade-off pagdating sa heroes. Akalain mo, dalawang turtle lang, tas Lord na pala. Ang tagal kasi kunan yung unang turtle eh. 4 minutes eh. 4 minutes ba naman eh. Sana tatlo yan, naging dalawa na lang. Okay nang, they'll take it. At least ngayon equal, 1-1. Okay, pero 1-1 doon sa may bandang taas, tignan natin doon. Pero mamaya na pala, sabi ni Loisa, basag muna ako ng toy nagamit, dito. Nagamit yung Tempest of Blades. So may call ngayon as one of Megalis. Pwede tayo mag-take ng turtle. Feeling ko, reset lang yung Lord. Angat ulit tayo ng konti. Ay, si, ay yung dalawa. Okay, nasa split cam. Nagkabigay! Ayan! Nakakamag-quad shadow! Palayo si H2! Pero dito sa gitna, yung laban, may nangyayari pala dito dahil yung Smart Omega Neos nakakuha ng isa. It's gonna be Ken. At si Dan naman, para sa Smart Omega, ay tutumba na rin. So, ang daming nangyayari. May sariling laban yung dalawang jungle. Tapos yung apat na miyembro, ikaw na bahala dyan, H2. Ikaw na bahala dyan, Loisa. Basta kami, may sarili kami laban. Di ka namin pupuntahan. Pero ang lupit nun. Hindi ko alam kung ano yung tututukan ko kasi doon sa minigam, tinitingnan ko, makakatakas ba sa H2? Makakatakas ba? Na eh, nakatakas! Tapos diba? Yung nasa gitna naman, nakakuha sila ng tigisa. Pero imagine that, that's Ken versus Dan. Pero for Smart Omega Neos, parang kahit papano, hindi rin naman sila nagdiwang na nakakita sila ng ganong klase ng opportunity. Kasi kung papasinin niya po, wala pa po silang napupush na linya or torre dito sa RGC. So in terms of pressure, and rotating around the map, hawak to ng RGCIA. And right now, kahit ang Smart Omega Neos, hindi nila mag-go din basta-basta itong Lord na ito. Kasi may threat pa rin na baka si Loisa out of nowhere, biglang sumuperman, rekta-retri lang eh. Op, si Dan pumasok. May Earth Shatter na naman doon na gagamitin. Yuri Magad ay wala. Wala nang Heart Guard. Zay? Wala nang tutulong sa inyo. Pero si Dan ay kukunin din naman ang side ng, RSGCIA. Pero mukhang si Seika at si Loisa humahabol, naghahabulan doon sa may bandang likod. Tempest of Blaze ay gagamitin. H2O, Quad Shadow in. Kaso nga lang doon sa gitna, may iba pang nangyayari. It's gonna be Ken falling down for RSGCIA. Kasama si Kyurem, kapalit lang ni Dan. Kasi ay, Torre, nakita pa ni Wes ang isang synchro fashion. Tapos ang buhay ng isang Nathan. Tatlo ang mabubura para sa RGC habang isa lang ang nasakripisyo para sa Smart Omega Neos. Pero it was all worth it. Dahil bukod nga sa kill na nakuha nila, may Lord pa sila sa kamay nila. Sabihin na natin, oo, nagsasucceed dito sila Loisa sa pag-split nila onto the lanes ng Smart Omega Neos. Pero kasi na instant, lalo na may kasabay na Lord, level 1 man ito, mabilis na makakapag-push ng mga torre, mabilis na ma-equalize yan ng Smart Omega Neos. Ito na naman yung ano eh, power of ronda eh. Ito na naman. Rumoronda lang sa mapa, tapos nakaka-jackpot sila ng huli. Okay, concealers. Concealers, nakita ni Zay. Pumapasok, quad shadow, wala kay H2O, pero hindi tutuloy sa kanyang Ugi shadow kill. Kaso nga lang yung gitnang bahagi ng mapa na lang ang target ng bagong barangay. Nilataga na nga ng magic carpet at tuloy pa rin sa summon force at pagsayaw ito si Wes. May penalty zone na hindi tatama sa harit ni Wes. Kaya si Zay muna mawawala. Wala na agad yung torre, iniisa-isa, lima pa rin ang buhay para sa Smart Omega Neos. H2O, hindi siya kasama sa aksyon, pero yung apat gusto nang tapusin yung laban. Could this be it? Could they defend? Pero mukhang didisiplina at atras muna ang bagong barangay. Pito muna. Okay, round 2. Are you ready, guys? Kasi nandito na nga na din ng lima. Ngayon, sasama na sa H2O on a bigger objective. Mukhang ang base na talaga ang atakihin nila. Napakasakit ni Westside Kila! At sakit naman talaga ano mga binibigay niya. Chrono Dashes, Tempest of Blades ay gagamitin. Lower HP yung ibang mga members sa barangay. Pero mukhang tuloy ang bagong barangay. Torre lang ang tingin kanila. Ang game 1!